guys. Tingnan niyo si Barbie. Ate Barbie, look here. Oh, you're so pretty. Ayun si Aaron. Come on, go inside. You might just be careful, ha? Just be careful. Guys, good morning! Ah! Nag-hi ka din sa wakas! Guys, nandito kami sa school ni Barbie dahil kuhaan ng card nila. Tignan nyo naman nangyari. Alam mo ba, Ate Che? Ate Barbie, you are so pretty! Ito naman si Yaren. O, tignan nyo. Ayun si Yana. Ate Yana! Ate Che, gusto rin ni Yaren magganyan. Sabi ko, Yaren, huwag ka na magganyan. Pahirapan yung nanay nyo. Wala. Ate Barbie, pag tinawag ka, punta ka, ha? Pag tinawag ka, lapit ka doon. I will take a photo of you, okay? Ersan, don't cry, okay? Yes. Guys, kinakabahan ako. Baka hindi bigyan si Barbie ng card. Kinakabahan ka? Ayan. Nandito kami sa coffee shop with Ate Che, Madam Che. Baka naman mag-hi ka dyan. Hi. Mag-hi ka. Hi, Kuya! Ito kamukha to ng anak ko talaga. Kaya love na love ko tong batang to eh. My son looks like you. It's same with you, but your tummy is so big. Your tummy is so big. Si Barbie, binilang ko ng chinelas, guys, kasi nakapaltos. Ayun, oh, sandals pa more. Yan pa lang na. Is this the black sandals? That's normal. Ayan nga, tikman mo, ate. Tikman mo, ang sarap niyan. Tikman mo, nakatikim ka na ba niya? Bata eh. Nakatikim na ko niyan. Aw. Mama? Oo. Naglalagay siya, guys, ng ano, pagkain ng ibon. Kids! Nag-tupinja ka siya, gadget ba ba? Nerd eh. Sandra, kasim Sandra. Oh, sinong mga pagod, ha? Oh, tamam. Pagod. Kahit nagkapandal, paltos-paltos na ang paa. Ade. Sabi niya sa akin kanina, Mami. Hindi ko nasusuotin yung sandals, Mami. Sakit sa paa, Mami. Oh, sandals pa more. Pati ang nanay, naka-sandals. Come on. Pati ang nanay, naka-sandals. O, di paltos pa rin ang nanay. Sandal pa more. High heels pa more. Kanina pa ako nakaupo, nagpapahinga ako. Naalala ko meron pala akong pina-grocery. Pasensya na kayo, hindi pa pala ako makakapag-vlog at andito ang asawa ko. Hi, my love! I'm vlogging. You say hi. Hi, guys! Hi, guys! What do you wanna say? How are you? How are you? I love you. Do you miss me? Oh my goodness, guys. Ngayon lang ulit ako makakapag-vlog. I think... Anong oras na? 8 o'clock. Oh my goodness. It's already 10 na. Kailan pa kami nag-grocery? Yung mga binili ko dito na andito pa. Nawala sa isip ko sa dami kong ginawa. Actually, wala naman talaga akong ginawa, ano? Nakipag-usap lang ako sa aking asawa. Tapos eto, lumambot na siya. So, kailangan ko na siyang lutuin bukas, di ba? Ako na talaga. Anyway, isama-sama natin to dito. Ano to yung bore cake? Eto, nagpabili rin si Barbie ng mga noodles. Natikman niya to dun sa market ng Binan ko. Kasi pinapakain daw sa kanila ni Ane. And then, I got juice. Ay, hindi ba ito nilalagyan ng sabaw? Si Papa hindi nilalagyan ng sabaw. Ah, okay. Tapos nilalagyan mo sa cup kasi natuto ako ilagay sa cup. Iwan makain na eh.
Baka lang kasi wala tayong cup dito na plastic cup. I also got wet wipes. Yung maliliit. Wala na tayong wet wipes. So, meron pa naman ako dito mga karne. Another noodles. Yogurt. Itong favorite ko na medyo maanghang. We got chicken here. We got ground beef. Namili na ako, guys. Pero, this time, ang gagawin ko, yung mga expiration date niya, ilalagay ko na dito para alam ko kung kailan masisira si manok, kailan masisira si ground beef. Para in that way, wala akong matatapon na mga pagkain. And also, I got this pangkuskos. Bumili na ako ng mga meat, ng mga uulamin namin, guys. Kasi, ang plano ko is, hindi na kami muna lalabas for a while. Siguro mga 2 weeks or 1 week, inshallah. Para mag-stay muna kami dito kasi guys, ang turkey sobrang mahal na. Na-mention ko sa inyo, 'di ba? Before nung nandito si Gunner, meron akong gustong bilhin na plate. And then nung time na 'yon, that was April, yung plate na 'yon, 52 pieces siya, 700 pesos lang siya. Tapos after I think 3 weeks, nung pumunta ulit ako ng BIM, naging 1,500 yata or 1,300. I'm not sure ha. Basta nandun yung nag-range yung price niya doon. And guess what, guys? Magkano na siya ngayon? 2,200 tele na siya. So, imagine, kailan lang yun na April? Ano na ngayon? Ano pa lang ngayon? So, 1 month pa lang, no, not 1 month. Yeah, 1.5 months pa lang ang nakakalipas. Ganun na kagad yung itinaas niya. Ganun na po talaga dito sa Turkey. Every week silang nagtataas. Kaya sa... Anyway, bumili na ako ng 2 bigas. Para kung sakaling maubusan na kami, hindi na ako bibili. Meron pa naman kami mga gatas. Kaya wala tayong problema yun sa gatas. Thank you, Lord. And I also got mga soup. Ezogulin and then chicken. Chicken soup. Guys, eto na ang huling tofu ko, guys. Binuksan ko na talaga siya. Alam nyo, nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko or hindi. Kasi nga, huling tofu ko na talaga to. Ayoko namang maubusan, guys. Nagbukas na ako niyang kahapon, diba? Kasi nga, nagtaho ako. Ngayon, binuksan ko siya ulit kasi gusto ko pang gumawa ng taho ulit. Alam nyo naman ako, kung napapanood niyo yung mga vlog ko nung ako'y nasa Pilipinas, araw-araw, guys. Araw-araw akong kumakain ng taho. Dinadayo ko pa yan sa SM para lang ako'y makakain ng taho. Talagang adik na adik ako sa taho. Favorite na favorite ko po talaga yan. Kaya, ngayon, binuksan ko na naman siya. Okay lang. Magpapabili na lang ako ng tofu ulit kay Gunner kung sakali makauwi siya. O kaya, maghanap ako ng may nagtitinam ng tofu dito. Makakakain ulit ako ng taho! Oh, etong isa gising na, oh. Hello! Bili-bili na po kayo ng taho dyan. How much po? 2.7. Oh, 2.7 na lang daw po. Sige, kaya mo yan. It's okay. You can do that. Slowly. Sus. Slowly. Guys, yung binan ko pala, may biniling, ano ba yan? Carpet, ayun. Hindi ko pa nilalagay. Ang laki-laki. Ilagay ko yan sa ilalim ng lamesa daw. Iniisip ko naman, ang pangit naman tignan. Iba-ibang klaseng carpet. Sa kusina, gray. Tapos ayun, brown. Dito naman sa sala, beige. Di po parang pangit tignan. Kaya, baka din tomorrow, lalagay ko yan. Bukas general cleaning. Do you want some help? That's okay. Okay, enough na yan, anak. That's too much na. You put the arnibal naman. Good job! Okay, that's enough, nanak. That's enough na. Kay mami na lang to. Kay mami na lang yan. Gustuhan niya rin din, eh. Mami like. Tama. Oh, you mix it na. Mix it now. Can you please open, Ate Barbie? The TV. I bet. We're gonna go upstairs. Oh, shush. Pakainin ko lang to si Yari ng taho. And then we're gonna go up na. Let's. No, you can eat that now. That's okay. You mix lang, mix. Nag-congratulations sa atin niya. Nagyakapan silang dalawa. Party! Party!
Party, party. Kids are already sleeping na. And hindi ko alam kung naririnig nyo ako. May gusto lang akong i-share sa inyo na nangyari ngayon. Siguro dun sa video na nasa school si Barbie, yung nag-aantay kami na mabigyan si Barbie ng card. Diba sabi ko doon na, kung ako nagkakamali, ang sabi ko is, kinakabahan ako, baka hindi bigyan si Barbie ng card. And sabi ni Barbie, Mami, ako din. Actually, bakit ako kinakabahan, guys? Kasi, foreigner si Barbie, diba? Tapos, hindi pa dumadating yung ID niya. So, medyo complicated. Pero okay naman na. Kumbaga, parang sa akin, is nagdadalawa-dalawa lang ako. Ganun ba? So, eto na nga. Nung hindi na ako nakapag-vlog doon, hindi nga talaga binigyan si Barbie ng car. Nag-antay kami. Alam nyo guys, umiyak si Barbie. Kasi sabi niya, natawag na lahat ng classmate niya. Siya na lang yung hindi tinatawag. Siyempre yung bata, expected niya na tawagin siya. Diba? Kasi si Barbie sa school guys, ang bibo-bibo niya. Natutuwa nga yung mga classmate ng nanay. Mga nanay ng mga classmate niya. Kasi as in talagang ang bibo-bibo niya, ang friendly niya. So, kumbaga parang nag-stand out talaga siya. Stand out ba tawag doon? Ganun. And then, syempre, first time niyang makapag-receive ng card na kumbaga parang ano ba matatawag yan is kumbaga parang legit na siya. Hindi na siya saling ket-ket like before, di ba? Nakwento ko naman na yun. Lahat ng classmate niya natawag. Siya na lang yung hindi tinatawag. And then, ako nagulat ako. Nasaktan talaga ako, guys. Napaluha ako sa kanya nung nakita ko siyang umiiyak. Sabi niya, Mami, bakit hindi ako tinatawag? Sakto, mabuti nandun yung asawa ng kaibigan ko. Sabi ko, ipatanong niya dun sa teacher. Kasi po, sa mga hindi nakakalam, ewan ko kung na-explain ko sa inyo to. Yung teacher nila, Barbie, nung last school days nila, etong mga last week, is hindi po talaga yun yung teacher nila. Kumbaga, yung teacher na yung parang pinasok lang kasi nga wala nang magtuturo sa kanila. So, para lang meron silang maging teacher ba. Tapos, yung teacher na yun, hindi pinasukan ni Barbie. Kasi po, yung teacher na yun is parang may ginawa siya before kay Alara. Parang nabali yata yung daliri ni Alara before dahil sa kanya. In-advise ako ng biyanan ko at saka ng asawa ng kuya na, ni Gunner na wag ko nang papasukin si Barbie sa school. So, hindi niya nakilala si Barbie and hindi siya nakilala ni Barbie. Yung pala, nandun yung card ni Barbie, hindi lang siya tinawag ng teacher kasi yung name ni Barbie is foreigner name. So, ang akala niya daw, naligaw lang daw yung card doon. So, ewan ko ha. Ewan ko kung paano nangyari yun. Or, samantalang guys, yung card, meron niyang pirma. So, meaning to say, alam niyang may record si Barbie dun sa class na yun, di ba? Kasi may pirma niya, nandun yung name niya, nakalagay dun yung name niya, nandun yung signature niya. Tapos, hindi niya lang talaga tinawag si Barbie. So, as a mother, guys, nasaktan ako. Sabi ko, bakit hindi niya tinawag? So, ayun nga daw, akala nga daw niya hindi daw estudyante doon. Baka po may mag-comment dyan, natural lang kasi hindi po mapasok si Barbie. Guys, half of the student, hindi talaga pumapasok. Parang hindi nga lang ha, parang siguro 70% nung mga estudyante dun sa room na yon hindi po pumapasok. Kasi nga, nagagalit sila dahil nga, paiba-iba ng teacher. Parang every week nag-iiba ng teacher. So, hindi na nila pinapapasok yung mga anak nila. Isa na dun si Barbie. Tapos nung, ayun na nga, nung binigay na yung card, ayun, nakapagpa-picture na si Barbie. I'm gonna put a photo here. And yeah, masaya naman na si Barbie. And ako lang is, nasaktan lang ako na hindi, alam mo yun, hindi siya tinawag ng formal. Diba? But anyway, life must go on. Ang importante, naka-receive na si Barbie ng, na-receive niya na yung card niya. And guys, lahat ng card niya is very good. Nakalagay doon, very good, chok-e. So, mashallah. I'm so proud of my daughter talaga. Sobrang proud na proud ako sa anak ko. Anyway, that's all for today. Ayun lang yung chika ko. I hope you guys like this video. And don't forget to pray.